ay muling inaniyahan na tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. At muli sa ating pagtayo, mag-expect tayo ng dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa pagtayo natin, tayo pong lahat ay magtaas ang dalawang kamay, yumuko at pumikit. At muli natin pakanasain ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan, tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos, dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginamit noon, ginagamit ngayon, at patuloy niya pang gagamitin upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, Asia, at buong Taytig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo Di Carillo. Lord, ang aming munting service, ang aming munting celebration,
ng birthday ni Jan Joshua Arcarillo, dakilang ama ay handog po namin sa iyo, anay po namin sa iyo. Sabagat tunay nga po, mga walang ibang dapat maluwal at maluwalahati, Panginoon. Father God, for you alone ang be glorified. Only you, Lord. Salamat po, Diyos ng marami, sa pangalan ng aming Panginoon Yesu Kristo ng bawat sa magsabi na Amen. Alapakan natin sa Lord sa Iglesia. Amen. Thank you lang yung mensahe natin na po sa oras na ito. Pusan lang natin sa glitch sa Psalm 106 verse 1. Tingnan natin, God is good. Pakisabi nga natin, God is good. Sigaw nga po natin malakas, God is good. God is good! Yeah. Anong Tagalog yung God is good? Mabuti ang Diyos. Buksan natin sa Psalm 106 verse 1. Anong sabi ng tenoon? Praise the Lord, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Praise the Lord. Alam mo yung salitang praise the Lord sa Bible, napakarami niya. Maraming beses na sinasabi ng Bible, from Old Testament to the New Testament, sinasabing ganoon na dapat nating purihin ang Diyos. Next ay yung salitang give, itong praise na ito, give thanks to the Lord. Itong para na lang ito ay paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan mula Old Testament hanggang sa New Testament na dapat nating pasalamatan ang Diyos. Purihin ang Panginoon, pasalamatan ang Diyos. Bakit natin kinakailangan purihin ang Diyos at bakit natin kinakailangan pasalamatan ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Pakisabi, ang Diyos ay mabuti. Hindi ko po narinig yung boses ninyo. Bakit kinakailangan pasalamatan ng Diyos? Bakit kinakailangan purihin ang Panginoon? Dahil ang Diyos ay mabuti. Pinupuri natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha at sa pamamagitan ng kanyang mga magagandang ginawa sa atin ay pinapasalamatan natin ang Diyos. At ating pinapasalamatan, pinupuri ang Diyos sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Pakisabi, mabuti ang Diyos. Alam nyo, sa maraming tao, ang tingin nila hindi mabuti ang Diyos. Pero ang Biblia ay nagsasabi, mabuti ang Diyos at napakabuti ng Diyos. Puntahan natin yung Psalm 119 verse 68. Psalm 119 verse 68. Tingnan natin. You are good. Yan. You are good. No? Maliwanag na maliwanag sinasabi ng Bible. You are good. Sino yung yung ito? Wala iba kung hindi ang Diyos. Ikaw ay mabuti. Ang psalmist ng Psalm 119 verse 68 ay nagsasabi, you are good. Pakisabi natin, God is good. God is good. Hina, God is good. God is good. Yan, mabuti ang Diyos. And what you do is good. At ang iyong mga ginagawa ay mabuti. So ibig sabihin ng Diyos ay mabuti at ang kanyang mga ginagawa ay mabuti. Pag sinabi ng sino pa man na hindi mabuti ang Diyos, mali siya sapagkat ang Diyos ay mabuti at lahat ng kanyang ginagawa ay mabuti. Minsan, hindi natin naiintindihan ang mga ways and the will ni Lord. Pero ang Biblia ay nagsasabi siya ay mabuti. Merong ang kanta, di ba? Sabi nga sa kanta, God is too wise to be mistaken. And God is too good to be unkind. No? Nang sabi nga noon, ang Diyos ay napakatalino para siya ay magkamali at siya ay napakabuti para siya ay maging masama. When you don't understand, when you can't see His plan, trust His heart. When you don't understand, when you can't see His plan, trust His heart. Sabi nga noon, ang Diyos ay mabuti, hindi siya masama, matalino siya, wala siyang mali. Minsan, hindi mo naintindihan, hindi mo naunawaan ang kanyang mga plano, hindi mo nakikita ang kanyang mga galaw at mga kilos. Pero ang sinasabi ng Biblia, when you don't understand, when you can't see His plan, trust His heart. Amen po ba? May tao pa huto rito. So, mga minamahal, alam natin na ang panahon nagbabago, tama ba? Tama ba na ang panahon ay nagbabago? Yes. Diba? Sunny day or sabihin natin summer season, diba? Winter season, diba? Rainy days, diba? Hindi lang minsan rainy days, minsan ano pa, meron pang storm, diba?
Meron pang typhoon, tama po ba? Meron pang pagbaha, no? Kami, taga Marikina na kami, pero hindi kami binabaha kasi mas mataas ng konting lugar namin. Pero yung bagyong Undoy, binaha kami. Yung first floor namin, nadali, yung mga gamit namin sa first floor na nasira. And after ng bagyong Undoy, medyo laging nandun na yung kaba. Na baka paulit-uli yung pagbaha, madali na naman yung first floor namin. Ay hindi naman lahat ng gamit ay maiakat mo sa second floor. Kaya yung iba maiiwan sa first floor, pag binaha siya, puro puting, sira siya, nagtutuklapan siya. Maraming mga, nung bagyong Undoy, maraming books, maraming Bibles ang talagang nasira talaga. So, ibig sabihin talaga ang panahon ay nagbabago. Tama po ba? Nagbabago ba ang panahon? Sino ang nagsasabing hindi nagbabago ang panahon? Taas nga ang kamay. Sino ang nagsasabing nagbabago ang panahon? Taas ang kamay. So, nagbabago ang panahon. Ang tanong ko, ang ating bang anyo nagbabago ba? Yes. No? No? Agaya nitong buho ko. Dati hanggang dito yan eh. Ngayon medyo mataas na. No? Dati wala akong mga puting buho. Ngayon marami na akong puting buho. Di ba? Dati hindi ganito yung mukha ko. Medyo mas guwapo ng konti noon. Ngayon medyo konti na lang. De-chok lang yun. Diba? Ang hindi lang nagbago siguro sa akin eh, yung height ko. Simula nung naging 18 years ko, 21 na ako, hindi na ako tumaas na. So, ating mga itsura nagbabago, tama po ba? Amen. Merong araw din, meron ding gabi, tama ba? Amen ba? Yung ating mga classmates, nag-iiba ba yung ating mga classmates? May nananatili, pero meron napapalitan, di ba? Yung iba, napapalitan yung kanilang mga schools, yung mga pinapasokan nila, tama ba? Yung mga trabaho, nagbabago ba yung mga trabaho? Di ba? Tama naman, di ba? Yung iba, lumilipat ka na ibang school, di ba? Nagbabago ng trabaho, napapalitan ng trabaho. Yung mga kaibigan natin, nagbabago rin ba? Alam, sumasagot. Oo. Oh, meron tayong friends ngayon. But time will come, these friends will become our enemies, right? No? At meron tayong mga enemies, but time will come, itong mga enemies natin, itong magiging friends natin. Tama po ba? Hindi natin sila kaaway, sila yung nakaaway sa atin. Amen? Di ba? Misal, maging sa mga kasuotan natin, di ba? Nagbabago yung mga kasuotan natin, tama ba? Yung mga uso, yung mga hairdo natin, nagbabago ba? Yes. No? No? Noon, ang buhok eh, ganito, inaayos talaga. Sa panahon ngayon, yung buhok ngayon, ginugulo. Noon, yung buhok noon, pinapatumba. Ngayon, ang mga buhok ngayon, pinapatayo. Di ba? Ganoon. So, maikita natin, lahat nagbabago, di ba? Amen. Pero alam ba natin, isa lang ang hindi nagbabago. Walang iba kung hindi ang ating Diyos. At ang Diyos natin, ay mabuti parati. Mabuti siya palagi. Put that in your heart. Put that in your mind. Na ang Diyos mo, ang Diyos ko, ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Lagi siyang mabuti. God is good! All the time. And all the time! God is good! God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! At ang sabi ng Biblia, purihin, Psalm 106 verse 1, tingnan natin. Praise the Lord, purihin ang Panginoon, give thanks to the Lord, pasalamatan siya, for He is good. Dahil mabuti siya. At ang sabi ng Bible, no, His love endures forever. Itong napakaganda pa. Hindi lamang mabuti ang Diyos, mabuti siya habang panahon. Pakisabi, habang panahon. Naunawaan ninyo ako, sa pagitan ng mensaheng ito ay gusto kong i-establish sa ating lahat that God is really good. Mabuti talaga ang Diyos, mabait talaga ang Diyos. Ano po? At ang Diyos natin, lahat ng ginagawa niya ay puro kabaitan at puro kabutihan. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Tama. Ang tao nagbabago, ang Diyos ay hindi nagbabago.
No? Mga dakila at mga mabubuting bagay ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi nag-iiba yan. Amen po ba? At ang pag-ibig ng Diyos ay pang walang hanggan. Pakisabi, pang walang hanggan. His goodness, His love is eternal, forever, everlasting. Tandaan natin yan. Ang sabi nga sa Philippians 1:6, the Lord Jesus Christ who began a good work in us will finish it until His second coming. Ang Panginoon nating Diyos, yung magandang sinimulan niya sa ating buhay, tatapusin niya ito. Nakikinig pa ba tayo? Yung magandang sinimulan ng Diyos sa ating mga buhay, tatapusin niya ito. Kunyari, gumawa ang Diyos ng magandang bagay sa atin ngayon, baka isipin natin, hindi magtutuloy-tuloy yan. No. Ang kabutihan ng Diyos ay magtutuloy-tuloy. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi talaga ng palakpak natin. Siguro, pag uminom ako ng Diyos, talagas ang palakpak ninyo. Palakpakan natin si Lord. Siguro kung kayo ang iinom ng Diyos, lalakas ang palakpak ninyo. So, inuulit ko, ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos natin, lahat ng kanyang ginagawa ay mabubuti. Wala siyang ginagawang pangit. Misan hindi natin siya naintindihan, misan din siya naunawaan, misan tayo ay nagtatampo sa Diyos. But the Bible declares that God is really good. And He is good all the time. Alam mo kung imi-meditate mo o lilimingin mo ng gusto yung aawit ni Don Moen. God is good all the time. Actually, hindi lang siya umaawit niya, no? May mga kasama pa siya. Alam mo, sinulat ni Don Moen itong kantang God is good hindi sa gitna ng blessings. Sa gitna na kung saan may mga mahal siya sa buhay na namatay, na aksidente. Sabi nga ni Don Moen, lahat na ng verses ng Bible na wala na sa kanyang puso't isip. Sapagat maaksidente ang mahal mo sa buhay, mawalan ka ng mahal sa buhay, may mamatay ng mahal sa buhay. Alam mo, it's painful, napakasakit talaga. At sa gitna ng sakit na iyon na kanyang naramdaman in the midst of his heartache, sinulat niya, ipinasulat ng Diyos sa kanya ang kanta, God is good. Actually, in fact, ang sabi sa akin ng Lord, anak, kahit saan kang makarating, ipilis mo na ako ay mabuti. Sabihin mo sa lahat ng tao sa mundo, ibabaw na ito na ako ay mabuti. At totoo naman ho talaga na ang Diyos ho talaga ay mabuti. At ang Diyos ay mabuti. Lahat ng ginagawa niya ay kabutihan at ang Panginoon ay mabuti. At hindi lang lamang siya mabuti ngayon. Mabuti siya all the time. Amen. Alam mo, ang aking ama ay nagmula sa Mambusaw Capiz at nag-adventure ng pumunta ng Metro Manila. Lahat na yata ng trabaho, pinasok. Isang araw, yumaman yung father ko. Pero alam mo, nakakalungkot sapagkat at his young age, at the age of 32, if I'm not mistaken, namatay siya. Nung ang aming sasakyan ay bumundol, namatay siya. Wala naman siyang sakit, hindi naman siya bitiritin. Then, yung mother ko ay gulong-gulong iisip. Tapos may mga taong dapat na tumulong para makasurvive yung aming business. Pero may mga taong hindi tumulong, yung business namin ay pinaghati-hati ang panila. So anong nangyari? Bagsak ang kabuhayan. Natagpuan namin ang aming mga sarili, kami mga magkakapatid na iwan-walay kami. Kung saan-saan kami nakatira o saan-saan kami napupunta. At iba't ibang uri ng trabaho ay pinasok namin. Sa aking very young age ay nakapagtrabaho ako ng napakaraming uri ng trabaho. Nakapagtinuturo ko sa mga anak ko, dati ako ganyan, this na naniniwala.
sapagkat hindi na nila nakita yun. Pag titingnan natin yung ikaw ay mawalan ng ama, no? Tapos maghihirap kayo. Okay, napakasakit nun. Napakasakit talaga. Isipin mo eh, nag-aaral ako eh. Isipin mo yung pants ko, iisa lang talaga yan. The whole week, ginagamit mo yung isang pants. Grabe. Isipin mo sa hindi, walang tatay eh. Mayroon pa wala ng tatay. No? Nagpupunyag yung nanay ko, pero eh, ganun talaga eh. Eh medyo hindi naman mataas yung pinag-aralan ng nanay ko at probinsyano rin naman. Parehas ng probinsyano ng tatay ko eh. Eh, naging masipag lang yung tatay ko at pinalad, yumaman. Tapos ang problema nga, nagpagsakan yung aming business. Yung, kung alam niyo yung Banco de Oro sa may Aurora Boulevard corner, Young Street. Wow, sa harapan ng Mercury Drug, yung Banco de Oro nga, yung dati yung pesta namin, meron kaming livestock. Pero bumagsak nga, kami nga ganun. So ano nangyari sa kabuhayan namin? Wala. Sabi nga, nabuhay kami sa kahirapan. Iba't ibang uri ng trabaho ay aming naranasan sa buong murang gulang ko. Naranasan ko nga maging barker, nagtatawag ng mga sasakyan, bento, tatawag ng mga taxi, watch your carboy, newspaper vendor, cigarette vendor. Mga ganun, naranasan ko lahat po yun. And you know, at that time, merong malaking question mark sa akin. Nakikinig pa ba kayo? Parang hindi mabuti ang Diyos, tama? Diba? Parang hindi mabuti ang Diyos. Oo. At alam din nyo, ang ginawa ko, kinakailangan makaawon sa kahirapan. Walang nakakaalam, meron akong dalawang bangko. Panayang ipon. Kinakailangan makaawon sa kahirapan ng buhay. So, dalawang bangko yan. Para pag nagsara yung isang bangko, may isa pang bangko, hindi magkasara, may ipon pa ako nun. So, dalawang bangko, panayang ipon ko. May tao pa ho ba? No, ganun. So, ano nangyari? Eh, hindi sinasadya sa isang Bible study, nakapakinig ako ng Bible study. Actually, hindi naman Bible study ang pakay ko talaga eh. Ang pakay ko, birthday. Merong birthday. So, in-invite ako ng mga pinsan ko na dumulo ng birthday. Pagdalo ko ng birthday, it so happened na yung celebrant pala, Christian. No? At bago yung celebration, nag-preach yung pastor. Nakikinig ako. Nakapang ako nakikinig. You know, na-enlighten ako. No? The Holy Spirit quickened my spirit. At ng oras kayo na iyon, nakapagtanong ako sa sarili ko. Oo nga, no? Paano kung biglang mamatay? Saan ako pupunta? Ganito na lang ba ako, yung kasalanan ay nasa akin. Naninigarilyo, umiinom ng alak, nagsusugal, nagmumura, nagchichicks. Ganito na lang ba yung buhay ko? Ganoon. So, nung nag-altar call yung pastor, sabi ng pastor, gusto niyo bang tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay ninyo? Alam mo, yumuko ako. Can I raise up my hand? Sumunod ako sa prayer ng pastor, prayer of acceptance. Tinanggap ko si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay ko. Pero hindi pa rin nagtapos. Eh, nakikita ko sa mga gawain ng Lord, kulang ng gitarista. Eh, dati akong rocker. Kasama ako sa mga nag-jamming. May nag-bass, may nag-gita, may nag-rhythm. May nag-lilid. Doon ako nakaupok palagi. So, sabi ko, parang na-bored din ako. Sabi ko, ibigay nyo nga sa akin yung mga kanta ng sa Panginoon, pag-aaralan ko at gusto kong maging gitarista sa church. So, naging gitarista ako ng church. Naging gitarista ako. Kaya may mga Bible study every night. Almost every night talaga. No? Nandun ako, naging gitara talaga. Pero di pa rin nagtapos doon. E tao pa ho ba? Ikinig pa ho ba kayo? E tinawag ako ng Diyos para maging pangangaral. Tinawag ako ng Lord. So yun ang ayaw na ayaw ko, yung maging pangangaral. Bakit? Number one, mahirap yun. Number two, hindi ko kaya yun. And number three, hindi ako karapat-dapat.
Sabi ko, Lord, pumili ka na lang ng iba kasi napakakulit ko. Sabi ko. At saka, Lord, hindi ko kaya yan. Nakakaalis siya ng ambisyon. Sabi ko sa Lord. Ayoko niyan, hindi ko kaya yan. Nakakaalis siya ng ambisyon. Saka mahirap yan, sabi ko. But you know, the calling of God is very persistent. Masyado, maso persistent yung calling ng God. Sabi nga, hindi mo pwedeng takbuhan ng Lord. Kagaya ni Abraham. Moses. Kahit na anong tanggi mo, hindi ka makakatanggi. So, I found myself preaching the gospel of Christ. No, nag-undergo ako ng mga discipleship training. Nag-aral tayo sa School of Ministry. Nag-aral tayo ng Bachelor of Theology, and so on and so forth. Para mapagbuti ang ating pangangaral. Pero ang Lord, masyadong His calling is so persuasive. And the Lord, sabi sa akin ng Lord, mag full time ako. Ba? Mas mabigat yun. May tao ba marito? Mag full time ka. Alam naman natin ang mga pastor, wala namang security talaga yan. No? Ang mga attendee, they will come and they will go. Diba? Ang mga supporters, they will come and they will go. Hindi mo alam kung sinong members ang mananatili at sino ang hindi mananatili. Hindi mo alam kung sinong members ang magsusuporta at mananatiling supporter. They will come and they will go, sabi nga. Pero sabi nga, masyadong matindi yung panawagan ng Lord, nag-full time ako. Iniwan yung konting tinapos, no? At nag-full time. Doon po naranasan yung mga sabi natin, medyo mahirap na pamumuhay. Bakit? Wala nang income eh. Wala nang income. Unti-unti yung saving ko sa banko, unti-unti nahihila ko yan. Tapos yung kalahati na ubus ko na sa pag-ukultent ko. No? Tapos yung kalahati, hiniram ng kamag-anak. Sabi ng kamag-anak, hiramin daw niya yung pera ko sa banko, magbi-business siya. Nag-business siya, ay problema yung business. E tao ko ba? Ito lang po ang tingin lagi sa kuha ko sa harapan. Asan tayo kuha ko? Ay, siguro. So, yung business niya, natalo. So, ano nangyari? Di wala na akong pera. Wala ng pera. Alam mo, kaya ayoko mag full time. Kasi nga, alam ko naman yung buhay pastor eh. No? Talagang mahirap talaga yung buhay pastor. Baka hindi ko na mabuhay ang pamilya ko, baka hindi ko na sila mapag-aaral pa. E tao ko ba? Ganun yun. So ano nangyari? So sa pag-full time ko,